sa mga gumagawa ng alahas is platero sa Tagalog. Sa English naman, goldsmith. Nagko-customize kami, hindi lang sing-sing. Ikaw, kung anong gusto nyong design. So, titingnan natin kung kaya ba. Kasi hindi lahat ng design is kaya. Depende. Depende sa design. And nagko-customize rin tayo dito ng mga chain. Yung mga Japan solid, kaya nating i-customize. And especially ito, yung suot ni Kuya. Ah, yung mga ganyan. Yan, ito. So, yung suot niya, siya mismo yung gumawa niya. Sa mga may sirang alahas po at mga may gustong ipagawa na hindi nakikita sa market na ready-made na mga jewelry, pumunta lang po kuya dito sa ating shop sa 3G Jewelry located at Ungpin Jewelry Center. Yung mga solid, oh, pasok lang po kayo dyan sa loob. Ito yung location nila, yung paggawa ng mga singsing. Ito po yung simbahan Santa Cruz. Ito po yung ping, lalagay natin sa description yung location. Ayan, pasok lang kayo dito sa loob. Mabait naman yung tao dito. Ayan, pasok lang kayo dito. Ano, dali ko na ito doon? Ito po yung paggawaan. Yung mga solid, kasama natin si Ma'am Joy. Ma'am, ano palang name ng shop niyo? 3G po, 3G Jewelry. Ano pong street to, ma'am? Nasa Ungpin Street tayo ngayon. Ano oras po kayo nagbubukas? Ang open namin is usually 9:30 to 10 a.m. Monday to Saturday, pero Sunday nag-o-open rin naman kami. From medyo alternate lang yung schedule. Facebook po? Ang Facebook po natin is 3G Jewelry. Contact number po? Contact number na sa page din po. Ito, bali may paggawa yan. Ang ginagawa ni Kuya ngayon is yung pares ng wedding ring. So may nagpagawa ng wedding ring kasi kakasal. Customize po. Sarili nilang design. Pwede po, no? Opo. Gano'n po katagal yan? Minsan, pag mga wedding ring, pag medyo rush, pwede naman natin i-rush 3 to 5 days. Pag mga hindi naman ganun ka-rush, 1 week, pwede, gawa na po yan. Eh, madam, paano po sa malalayo? Sa mga malalayo, no worries naman. Pwede naman kayong mag-contact sa page. Kasi pwede tayo mag-ship nationwide and worldwide. Gamit namin courier is LBC. LBC. Papadala nila sa inyo, tapos ko gawin nyo. Kasi apo. Babalik ulit. Apo. Tapos nakontakin na lang kayo. Apo. Po. Mga magkano naman po price range nyo? Pag mga wedding ring, yun yung lagi kong tinatanong sa customer kasi sometimes we adjust based from their budget. Pero kung yung mga medyo matibay-tibay na, budgetan nila hindi mababa sa 15K. Pag may mga medyo makapal, 25 up. Yun, para makapal. Especially kung may mga diamonds yung mga gusto nilang design, yun, 25 up yung budget sa sakali. Yan, ito half eternity yung kapares niyan. Bali, ito half eternity yung sa pambabae, yung sa panlalaki. Plain lang, tapos may isang bato lang din. Kaya ano name niyo po? Galing, no? Bali, gusto mong ipakita. Ito yung magiging yari niyan sa kali. Yung finished product. Yung magiging finished product niyan. Ganyan mismo yan. Wow. Yan yung magiging finished product. Ganda, no? Mm-hmm. Yung babae, yung may mga bato. Hindi lang sing-sing po ginagawa nyo, lahat, no? Ikaw, necklace, pendant. Yun. Nagko-customize kami, hindi lang sing-sing. Ikaw, kung anong gusto nyong design. So, titingnan natin kung kaya ba. Kasi hindi lahat ng design is kaya. Depende. Depende sa design. And nagko-customize rin tayo dito ng mga chain. Yung mga Japan solid, kaya nating i-customize. And especially ito, yung suot ni Kuya. Ah, yung mga ganyan. Yan, ito. So, yung suot niya, siya mismo yung gumawa niya. Pangalan mismo yung mga pangalan ng mga pendant. Gold. Magkano naman yung ganun price range po? Yun, meron tayong ino-offer ngayon dito yung pang-budget meal. Mabentang-mabenta yun ngayon sa online. Mga price range lang po. Price range niya, nasa 2.5. Ito yung 2.5. Sample yung ginagawa niya. Yung name. Yan. Yan, o.
2.5 yung bentahan yan sa online. Kaya ano po yung per letter po ba yan? Hindi or? Siya per letter. Pero per piece lang siya. Hindi siya pwedeng per gram dahil nga magaan lang siya. Ang price niyan is per piece. Isang pangalan, 2.5. Gano kahaba, gano kaiksi, kaya yun sa 2.5. Eh, nagano rin po ba? Nag-engrave? Nag-engrave. Meron tayong dalawang klase naman ng engrave. Ito, yung si Kuya Mananara natin. Yung naglalagay ng... Ito, ng bato. Ng bato, ito. Multi-talented tong ating Mananara. Bali, ano yan? Nag-i-engrave din siya mano-mano ng mga wedding ring. Mm-hmm. Kaya niyang i-engrave sa wedding ring, bracelet. Magkano naman po engrave mo? Mura lang, 200. Per letter or? Pares. Eh, yung pares ganyan po palagay ng bato? Yan. Ang perlagay ng bato niya nasa 20 pesos isa. Pwede rin, kanwari may dala silang bato. Example, may mga sing-sing sila or neck pendant. Hikaw, nanawala ng bato. Pwede tayong dito, pwede yan dito palagyan ng bato, sakali. 20 pesos mang palagyan ng bato? Oo. Depende sa laki. Depende sa laki. Kung mas malaki siya, mas malaki rin yung price. Pag diamond na original, 1 carat per carat yun. Nasa 500 per carat yun. Opo. May intay naman. Ang makayang antayin yan. Ito naman po ginagawa ni Kuya. Dugtong. Ayan, yan. Sample yan. Yan yung mga usual na pinaparepair dito. Yan, para mabigyan na rin natin ng tip yung inyong mga taga-suporta. Wag na, kung gusto nyo ng matibay, tumagal sa inyo, wag kayong bubili ng ganyang klaseng chain. Rope chain is ang number one na pinakamarupok na chain. So, yan yung pinaka-common na pinaparepair dito. Araw-araw may nagpaparepair niyan dyan. Magkano naman po yung paganyan? Kada dugtong niyan is 100. Kaya 100 kasi syempre ang dinudugtong diyan is may halong ginto. Hindi lang siya hininang. Hindi lang siya basta hininang. May gintong kasama ang hinang. Yan. Kasulat niyo pa, minihintay. Oo, aantayin lang yan. Pag mga simpleng repair, kayang antayin. Tapos ito yung ginagawa ni Kuya. Ito naman yung ginagawa ni pendant. Kuya is yung pendant. Ito yung magiging, yan yung raw niya ngayon habang ginagawa. Bali, ito yung magiging finished product niya sakali. So, unang proseso niyan, ito. Ang tawag sa mga gumagawa ng alahas is platero sa Tagalog. Sa English naman, goldsmith. Now, ang unang proseso sa paggawa ng alahas, gagawin niya ng platero natin. After nilang mayari yan, pupunta yan dito sa polisher natin, mga tagalinis. Marami yan. Opo, maproseso po yung paggawa ng alahas. Ah, ganyan po, gano'ng katagal yun? Ito, nagagawa to ng mga 3 days. 3 days. Ka. Pero syempre, mayroon tayong tinatawag na waiting time kasi nga may mga nagpapagawa rin yung iba. Kaya gaano tayo ng allotted 7 to 10 days minsan sa mga paggawa. Ayan, yan yan. Tapos, nagtutubog din kayo. Magkano po tubog? Yung sa patubog po natin, depende sa size ng ipapatubog. Depende kung solid or ampaw. Ang price range ng tubog natin is nasa 100 to 500. Tapos, magkano naman po palinis? Ang palinis, ano lang, 30 pesos kasi papaliguan lang natin yun para luminis. Ito yung mga, sabi ko nga, dahil mabenta ngayon sa online yung mga pangalan na maliliit, ganyan siya. Ilalagyan siya ng lasto. Yan. Ilang carats po yan? Ito, lahat to, 18 carats. Per ano siya, no? Per piece? Per piece po, 2,500. Yan yung pinaka ano niya po, no? Yung yan yung pinaka-hook lagayan ng chain. O sa alagang 2.5, may 18K ka na napenda. Oo nga, no? Eh, yung silver, magpagawa ka, magkano? Nasa 600 to 800. Silver pa lang yun. Oh, eh, yung mga ganyan, madam, kanwari, papagawa kong pangalan, maaantay ko ngayon? O babalikan pa yan? Kita nyo naman po, dahil sa dagsa ng paggawa, meron tayong tinatawag na pila. Pila. So, pipila yan. At least, 1 week. 1 week. Ano pa, madam, madalas pinapagawa po dito? Yun nga, pangalan, wedding ring. Sa wedding ring kasi, ako, lagi kong sinasabi sa mga suki ko, pag
ikakasal kayo, pag wedding ring ang pinag-uusapan, dapat budgetan na natin yan ng maganda kasi yan ang pangmatagalan. Laging araw-araw sinusuot. Kesa, at tawag yan, kesa bumili kayo dyan sa ready-made na mga ampaw, yun din yung minsan na naano ko sa mga customer na nagpapa-repair kasi disappointment ba sa itsura nila na yung wedding ring nila, binili namin yan. 1 week lang po namin nagamit, yupina. Kasi nga, hindi siya solid. Nakita ko yung kapares nun, yung magiging finished product nun. Bali, pagkatapos niyang gawin yan, ipapalis yan dito. Ang pagpapalis ay yun yung para gumanda, kuminang yung alahas. So, kita nyo yung ano, di ba, magagaspang yung gawa nila. Apo. So, pag pinapadaan yan sa polish, ganyan na, kumikintab na siya. Para gumanda yung itsura ng ano, ng polish yan, makintab. Yan yung ginagawa ni Madam? Yan yung ginagawa ng ating mga polisher. Ire-ready yan para sa pag-plating or pagtutubog. Pagtubog. Yan yung mga ginagamit dito sa pantubog. Ito, Madam. Ayan, ultra. Di ba, kagaya niyan ito. May ano to, may mga tawag butas. Yan. May butas. May sumisiksik dyan na ginagamit sa pagpapalish. I-ultra yan doon para matanggal yung mga tawag niya mga putik na ginagamit sa pagpapalish. Ay, ito mga pang-display lang yan. Baka naman may maligaw. Pero ang mabenta dito sa shop ko, usually kahit mali, konti lang yan, nire-refill lang yan pag medyo naubos. Ito yung mga pampaswerte. Mga piyaw, 24 karat. Kung may pampaswerte kayo, may pampaswerte ako. So, Urban Wonder. Dito na naman. Yan. Lagi natin kasama yan. Oo. Yun, o. Yan. Nagtitindakan na rin ngayon dito, friend. Puro lang yan. Basok lang yan. Sige. Yan. Pat meron din mga sing-sing. Ito yung sinasabi kong mga ready-made na mga ampaw na wedding ring yan. Ganyan lang siya. Kung hawakan mo siya, magaan. So, pag ginamit mo to araw-araw, hindi siya numinipis, pero nayuyupi siya. That's why hindi ko ina-advise yung mga bumibili ng wedding ring na sa mga ready-made. Kasi madali siyang lagi natatamaan, ano? Subukan mong hawakan para malaman. Pag ganyanin mo, manipis sobrang nga. Gaan. Malaki lang siya, tingnan. Eto, tingnan mo. Eto, gawa din to. Gawa lang yan. Ayun, o. Hindi ampaw. Yan. Ito, so, mabilis na yung pay. Magkano naman yung ganito, Madam? Pag mga ganito, maalam ko. Yan, per gram din. Mga nasa almost 8,000. Tapos yung pag iso solid? Pag iso solid, kahit 3 grams lang, kaya na yan minsan, o 3.5. Mga nasa 11,000. Kanto lang idadagdag mo para kahit papano. Maging solid na yung pang matagalan na yan kaysa hindi naman siguro maghihiwala yung mga nagpapakasal. Tsaka nagsasanla rin pala, pwede na bumibili rin pala kayo. Bumibili rin kami dito ng mga sirang alahas. Pero ako kasi, sa mga nagbebenta dito ng alahas, ng mga sira, hindi ko siya sinasuggest na ibenta niyo yung mga sirang alahas niyo kasi minsan lugi kayo doon. Lugi. So, ang sinasuggest ko minsan pag may mga sirang alahas, ipagawa na lang ng bagong alahas na maging pakinabang. So, para kahit papano yung mga sirang alahas nyo, is tumaas yung kanyang value. Ayun. Ito, yung mga sample na ng mga nakadisplay dyan, yung mga nagiging sample na ng finished product ng mga maliliit nating mga pangalan. Yung ginagawa kanina ni Oo. Kuya. Pero, ayan, ito, gumagawa yan siya ng piyaw. Yung mga binibenta sa online natin na 900. Ayan. Diyan, maraming bumibili diyan. Sa mga may sirang alahas po at mga may gustong ipagawa na hindi nakikita sa market na ready-made na mga jewelry, pumunta lang po kuya dito sa ating shop sa 3G Jewelry located at Ongpin Jewelry Center, 1058 Ongpin Street, Santa Cruz, Manila. Okay, thank you, Madam. Bright is slowly covering the light.